magandang araw po sa bawat isa sa inyo. And once again, welcome back to my channel. Narito pong muli ang isang quick and easy recipe para sa inyo. Kaya po, quick and easy kasi kayang-kayang lutuin ito in less than 10 minutes. At ito po ay walang iba kundi ang chicken liver adobo. Kaya mga bangers at kakusina, panoorin niyo po ito ng buo. Kaya di na natin patatagalin to. Narito na po ang mga sangkap. Meron tayo dito ng atay ng manok or chicken liver. And then we have the onion rings. At ang ating marinade. Ito ay combination ng 3 tablespoon na toyo, 3 tablespoon na tubig, 3 tablespoon na calamansi extract at 1 tablespoon brown sugar. Gagamit din tayo ng 5 cloves of garlic and 1 teaspoon of ground black pepper. Ilagay muna natin ang ating chicken liver sa isang bigger container para lalagyan natin ito ng ating marinade. Hahaluin lang muna nating mabuti yan and then i-marinate natin ito ng 30 minutes or up to 1 hour. Pero depende po yan, kung kayo po ay nagmamadali, right after that, pwede nyo na itong umpisahang lutuin. Ngayon, i-drain lang muna natin ito ng kanyang marinade para wala na siyang juice kapag ka atin siyang gigisa. Then, i-set aside lang muna natin ang ating marinade. Ngayon naman ay mag-iinit muna tayo ng ating kawali. Then, lagyan natin ito ng cooking oil para gisahin natin ang ating mga aromatics. I-swirl muna natin ng kaunti ang ating kawali para mas marami ang malagyan ng mantika at para hindi dumikit ang ating mga gigisahin. Una natin gagawin ay i-caramelize muna natin itong ating onion rings. Then we will set it aside. Ang bango na. Yan ang kanyang aroma. Kaya, yung sabihin, pwede na natin itong hanguin. Lagay muna natin ito sa isang bowl. Then, i-set aside muna natin ang ating caramelized onion rings. And using the same pan and the remaining cooking oil, yan na rin natin igigisa ang ating bawang. At dahil mainit na rin naman ang ating cooking oil, pwede natin ngayon gisahin ng ating garlic. Haluin lang natin ito. This is to avoid the garlic from being burned. And one thing more, para pantay-pantay ang kanyang pagkakaluto. Haluin lang natin ito hanggang sa ito ay maging light golden brown. At pwede na natin isunod yan na ilagay ang ating marinated chicken liver. Kailangan nasa high ang setting ng ating apoy dahil mabilisan lang ang pagluto nito. Ang actual cooking process nito ay almost 7 to 8 minutes lang then luto na ito. Isa nga palang rason o dahilan kung bakit kailangan constantly hinahalo yung mga ganitong lutuin upang hindi ito maging dry para intact pa rin ang kanyang juice sa loob ng atay. Pag hindi mo kasi siya hinalo at tapos ay mataas ang setting ng apoy, ang mangyayari dyan ay kakatas siya ng kakatas then mag-evaporate, mawawala ng juice ang ating chicken liver. Ayan, tingnan nyo pong mabuti. Hindi ko hahaluin, then pansinin nyo. Unti-unti, lumalabas ang kanyang juices. Kaya, kailangan talaga itong halo-haluin.
ngayon almost luto na ito, so pwede na natin itong timplahan ng ating paminta. Minsan nga sa huli ko talaga nilalagay ang paminta para na-enjoy ko yung aroma ng freshly ground black pepper. Ayan naman, this is almost dry, then pwede na natin itong timplahan ng ating marinade. Then, pakukulaan lang natin ito ng ilang minuto para maluto lang yung ating nilagay na marinade. Then, okay na ito. Tatagpan lang muna natin ito, then we will simmer this for 2 to 3 minutes more. At ngayon naman, pwede na nating ilagay ang ating onion rings na caramelized yan. Konting halo lang para masaturate siya ng ating ingredients at maging pantay ang lasa ng ating niluluto. So ayan mga kakusina, luto ng ating quick and easy recipe ng chicken liver adobo. Ayan, makikita nyo na actually talagang quick and easy siya kasi hindi ko na in-edit yung length ng aking video. Ayan, transfer lang natin ito sa ating bowl, then okay na ito, ready for serving na. Kaya maraming salamat sa inyo, sa lahat ng nanood, sa lahat ng nag-subscribe. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. At uulitin ko po, ito po ang ating quick and easy recipe ng chicken liver adobo.